guys! Good evening! Nandito na naman tayo sa panibagong episode natin today. So ngayon mag-unbox po tayo ng isang headset or headphone. Ang brand nito is ang EXA E900 Pro. So ito yung recommended again ng cousin ko na si JC Flores. So shoutout kay JC Flores at shoutout din sa laging nanonood sa aking vlog na si Doc Antonio Lim. So hi Doc Antonio Lim! So salamat at lagi kang nagpa-follow. So dito na po yung product galing sa Shopee. Ayan. So unbox na natin, no? So ayan, well packed siya. So ito is pinili ko ng Monday ng umaga at dumating ng Wednesday ng tanghali. So ganun siya kabilis. So maganda yung pagkakapackaging niya. At before din na masend sa akin, pinicturean nito ng seller na walang dents. So feeling ko walang dents kasi maganda yung pagkakapackage niya, no? Sobrang tibay. Ayan siya, guys. So ito na yung box niya. So ito yung nabili ko is E900 Pro 2-in-1 gaming headset. So meron siyang 24 months extended warranty. So pwede natin i-register sa www.exa.net. So doon natin pwede i-register yung product for 1 month extended warranty. So itong E900 Pro, gaming headset to, at pwede to sa PC, sa Xbox, sa Nintendo Switch, at sa mga iba't iba pang gaming console na kung gusto yung lagyan ng headset, no? So itong headset na to ay merong over ear headphone sa ano, sa tenga. So hindi niya mako-cover yung tenga daw according sa description nito, tsaka durable sa mga. Yeah. Ito siya, branded, so ganda, di ba? So i-start na natin buksan, guys, kasi para magamit na natin bukas ng madaling araw, maglalaro tayo. Ayan. Ayan, guys. So, ito na siya. So, wow. Ang dami niyang ano. Okay, start natin. So yung headset natin, kasama dito yung mismong headset product, guys. So ito na yung color green yung napili ko. Ayan. Grabe, sobrang lamot nung earphone niya. So maganda. Ayan. Bakal na rin itong bridge niya. Ayan. May foam na rin dito sa overhead. Ayan. Tapos dito rin, bakal na rin. Dito may wire. Yeah. Ayan. Sobrang medyo may kabigatan pero sakto lang. Tapos medyo matibay siya, nabibend. Di siya masyadong naku-close agad. So I think sinadya nila yun para kahit sobrang pagtagal nyo na maglaro, hindi masyadong mapipress yung ear nyo ng, o mabibigyan ng pressure maloob, no? So I think okay siya. So meron naman indicator, right? Tsaka left. So dito sa headset na to, meron tayong pwede natin i-plug in yung mic, yung USB, at tsaka yung headphone na 3.5 millimeter nail, at tsaka meron tayong mute button dito at tsaka volume. Ayan. Okay. So kasama din sa package yung pouch niya, lagay ng headset. So pwede nyo gamitin ito pag nagta-travel or pwede nyo dito ilagay yung headset nyo pag di nyo ginagamit maglaro. So meron tayong I think sa microphone to pwede natin gamitin. Ito. So, meron tayo dito naka-plastic, no? Ayan, kasama sa package to. Open natin.
first, kung nakita, is itong mic. Wow, ganda ng mic. Ang tibay, no? Ayan. 3.5 mic. Pwede may kabit sa headset. Tapos itong 3.5mm audio cable. So, 3.5, 3.5 siya kabilaan. Ayan. So, ang ganda ng wire niya, guys. Mamatibay naman. Yung quality. Exa. Saka meron din tayong USB cable. Meron din tayong audio no, pwede natin splitter sa 3.5 no, kung gusto nyong i-connect sa PC nyo. Okay? So guys, ito yung di ko ma-figure out kung para saan. So please comment below kung alam nyo to, guys. Kasi hindi ko alam. So ito yung sinasabi nilang warranty, guys. Kung may problema kayo, pwede nyong i-direct, i-contact yung mga taga-EXA. Tapos pwede nyo rin i-check yung product kung legit. So ito yung manual nyo. So I guess yun lang yun na sa box, guys. Wala na. So, yung EXA pala is nabili ko sa Shopee nga sa halagang 1,319 pesos. Kasama na po yung shipping fee doon. So, sobrang mura na siya, guys. Kasi yung mga ganitong product, na detachable yung wire at saka mic, is nag-arrange siya sa 2,000 or 1,922,000 pesos. So, pinili ko ito kasi medyo tipid din. Kumbaga sa specs is halos same lang sila, pero sa value niya, sobrang mura na ito, guys. So, try natin, no? Ang una niya palang port is Type-C, guys. So, dito siya sa headset. Ayan, connect niya siya. Tapos, USB connect niya sa PC. Ano? Tapos, next naman is itong 3.5mm. So, pwede ito sa mga cellphone, sa mga Nintendo Switch, saka sa Xbox, mga ganun. Guys, so pwede rin sa mga earphone. Kasi alam ko pwede ito sa mga music, guys. So pasok ko lang dito sa 3.5. Yeah. Grabe, guys, ang lambot, guys. So, mas, kung napanood yung review ko ng Aris Gaming, so ito mas malambot to yung foam na ito. Kita lang. Yeah. So, napansin ko, guys, parang walang nakakabit sa tayo ko. Yun ang napansin ko sa kanya. Hindi ko ramdam yung foam masyado. Kasi nga, parang hindi nga masyadong pressured yung tenga ko. Kasi parang hindi siya masyadong ka-enclose. Hindi niya nabibigay ng pressure yung tenga mismo. Ito yung itong sa mic niya. Kasi kakabit. So, dito niya sa mic port. Yan. Yan, kabit ko na siya, no? Dito yung headset, guys. Ayan. Check natin, no? Ganda, guys. So, guys, kung tatanungin nyo, pinapakinggan ko pala yung kanta ng Fallout Boys, Thanks for the Memories, yung title. So, sobrang ganda, guys. Ang ganda ng bass niya, mid-range, at saka yung treble niya. So, sa sounds naman, di siya nagkakalayo dun sa Aris Gaming headset na nabili ko. So, sobrang ganda, guys. Sobrang crisp ng tunog. At sobrang lino ng boses at saka bass niya. Sobrang ganda, guys. Ang ganda, ang tamang-tama lang yung pagkaka mix niya, no? So, nag-enjoy ako, guys. Gumagana naman yung volume knob niya dito sa likod. Yeah. Music ako, okay. Okay na okay to. So, recommended to, guys, no? And,
By the way nga pala guys, kaya nga pala ako bumili ng headset kasi nga sa Ares headset, gaming headset na yun. Yung mic niya is up and down lang. Ganun lang. Pero ito is pwede mo ilapit, no? Kasi minsan kasi pag naglalaro ako, si Atalia is laging minsan tulog. So, kailangan ko ilapit yung mic para makabulong ako kung nasan yung position ng kalaban. Ganun. O kaya kung anong position or gagawin ng teammates ko, no? Para, kasi nakatulong yun para manalo sa game. Ayan. So, sa Ares kasi medyo nakaganon yung mic. So, kailangan ko pang sumigaw lakasin yung boses ko. So, ayun, nagigising siya talaga. At saka yun yung cause na hindi ako nakapaglaro ng maayos. Kasi palay hatak niya sa mousepad tsaka sa headphone wire ko. So anyway, yan. So balik tayo sa reviews ng headset natin. So next natin i-review is yung mic. Hello, check, check. Hello, check, check. Mic test. Hello. Hello, hello. Hello, check, check. Mic test. Hello. Yan guys, so I guess itong 3.5 na jack, no, is hindi gumagana sa wala siyang connector para sa mic. So, let's try ko ikabit dito. Just connect ko dito sa mic. Sa mic dito. Hello, hello, check, 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 mic test. Hello, team understand. Hello, 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 check, 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 mic test. Team understand. Hello. Ayan guys, so pakinggan natin. Check, check, check. Hello, hello, hello. Check, check, check. 1, 2, 3. Mic test, mic test. 1, 2, 3. Hello. Again, my last time. Hello. Ganda. Eh, sa Dino, di ba? Sobrang lapit pa. Nakabulong pa ako ng partida. Wow, sobrang ganda. Okay na okay para sa akin. Habang tulong si Atalia na ipag-communicate ako sa mga teammates ko. Yan. Guys, partida guys, may electric fan ako sa likod. Nakahagip niya yung mic. So, wala akong narinig masyado na hangin or buga ng hangin. Sa akin, okay na okay itong headset na to guys. Ang specs niya, pang 2,000 or up na yung value ng product na to. Isipin mo, detachable na yung mic. Pwede mo gawing headphone lang. O detachable na rin yung mga wires niya para just in case na iligpit mo siya is hindi siya natutupi at madaling masira. At saka guys, sa mga cable wires niya, maliban lang dito sa adapter niya, so lahat yung quality build niya is okay. Hindi siya braided pero yung wire na ginamit sa kanya is makakapal, no? So sa akin, ito lang yung medyo, well, hindi ko naman lagi ginagamit. Ay, nakabalik na ako, nagamit ko na yung headphone gamit yung USB niya. So, sobrang ganda lang ito nung guys. Mas maganda siya compared yun sa 3.5 wire na ginamit ko pang connection through PC. At saka, napansin ko, umiilaw din pala yung gilid nun, no? So, parang may letter E lang siya. So, ito yung umiilaw. Ito pala guys, umiilaw to. Yan, dalawang line. So, tatlong lines na horizontal. So, para siyang letter E, guys. So, makes sense kasi ang ano niya is EXA. E for EXA, no? Ayun, so, sobrang ganda niya. Naririnig nila ako kahit bumubulong lang ako. Sobrang linaw naman daw. Kung ako tatanungin niyo is sa mic, sa sound quality, sa comfort, okay na okay ako. 10 out of 10 ako, guys, kasi sa value niya, sa 1,300 plus, is yung quality niya is like dun sa mga prices na headphones na worth 2,000 up. So, I think that's all guys. So, sana nag-enjoy kayo. So, hello dyan sa mga nanonood. So, hope patuloy niyo kami subaybayan. And please don't forget to click like and subscribe button. And please don't forget to share our videos to your friends so that meron din sila mga references for the headphones na gusto nilang bilhin. So that's all guys. Thank you for watching. So, bye!